Oh, ito. Tikman nyo to. Masarap ito. Siya nga pala, Tana. Tinawag mo na ba yung mga tito mo at tita sa baba? Ay, tinawag ko na po. Paakyat na. Pero nay si Kuya Emil, susunod daw kasi po si Pati may sakit eh. Ma, sumabay na po kayo. Ay, may tinola pa sa loob. Noel, sapatos ko ha, baka makalimutan mo ha. Size 8. Ang basketball ko yun. Ako kuya, laptop ha. Pwede na sa akin yung second hand. Pink ha. Ano ba kayo? Paalis pa lang si Noel kung ano-ano nang hinihingi ninyo. Ma, hayaan nyo na po. Kaya naman ako mag-abroad dahil para maging maligaya tayong lahat eh. Ma, syempre kuya, excited pink kami. Ha? Mag-iingat ka doon ha. Opo la. Baka kung saan-saan ka pupunta ha. Wala akong mag-aaral ka mabuti, ha? Pangako mo sa akin, magtatapos ka ng pag-aaral. Yung boyfriend mo muna, ha? Hindi, kuya. Wala yun, mo. Ah, kuya, puntaan ko na po yung mga kaibigan ko doon, ha? Sige. Si mama po ata nasa... Oh, anong oras tayo pupunta sa airport? Ako na lang po mag-isa pupunta sa airport, eh. Para hindi na rin po kayo mapagod. Gano'n ba katagal ka mawawala? 5 taon lang po yun. Ano? Tagal naman. Ayos siya nga pala, la. Pag wala ako dito, yung mga gamot niyo, huwag niyong kakalimutan inumin, ha? Ah, huwag na kayo kakain ng mga bawal sa inyo. Ikaw ang mag-ingat. Pag nagkasakit ka doon, walang mag-aalaga sa'yo. Opo. Bakit ganyan kayo makatingin? Naku, anak, kung may magagawa lang ako, hindi kita papayagang umalis. Sandali lang naman ako doon, ma. 5 taon lang po yun. Sandali. Hindi sandali ang 5 taon, anak. Basta, huwag ka muna mag-aasawa. Kailangan ka namin ng mga kapatid mo. Eh, pupunta naman ako sa Malaysia, ma, para magtrabaho. Hindi para mag-asawa. Alam ko, pero malungkot ang mag-isa, hindi ba? Ma, magtutulungan po tayo, ha? Huwag kang mag-alala. Hindi mapupunta sa wala ang pinaghihirapan mo. Ay, sandali lang po. Ito po, oh. Yan lang po muna hulog ko sa inyo, ha? Sa 1 linggo na naman po ulit. Ayos lang, ho. Kahit pa konti-konti ba sa regular, hindi ako madadala magpautang ng pera. Iba na, ho, pag may anak na nag-a-abroad. Big time na, ho. O, sige, ho. Sige po. Salamat po. Opo. Salamat po. Sebio, makakasingin lang kaya ako ngayon? E, paano naman ako makakabayad sa inyo, eh? Araw-araw kayong maningil. Bahala kayo sa negosyo. Pwede niyo naman akong kausapin ng maayos eh. Ang hirap naman sa inyo, kayo na ito may atraso. Kayo pa ito may ganang magalit sa akin. Eh, nagmamalaki ka kasi. Ang hirap sa'yo, nagkaroon ka lang. Akala mo kung sino ka na. Sabio! Inito naman ang ulo mo. Ikaw ba ulit na bagsakan ng baboy ngayon? Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas, kauunahin ko pagkatapos ng katayan. Salamat, Job. Asensya na, Aling Aida. Huwag sabi! Umalis ka na nga! Sige na, oo, ako nang bahala. Titext na lang kita. Hindi ka na nahiya sa mga kapitbahay. Puro paglalande, pinag-aatupagan mo. Paano ang sasabihin ako yung Noel mo, ha? Hindi ka nag-aaral. Huwag akong gaganyan-ganyanin, ha? Makinig ka sa akin!
Buti nga. Halika, halika. Aray! Anong aray? Ha? Halika, halika, halika. Ha? Elena, happy birthday! Ay, thank you! Buti naman nakarating ka ngayon. Oo, oh, aga ko natapos sa trabaho. Oh, that's good. Diyan ka muna, ha? Ayos ba? Mabuti naman yung trabaho ko. Uy! Kamusta trabaho mo? Ayos lang naman. Mapapasok pa rin doon? Hmm? Hindi ka pa kinukuha sa kabila kumpanya? Next month na yun. Next month na. Sige, punta muna ako doon. Noel, buti naman dumating ka. Trabaho ka ng trabaho, ha? Baka naman yumamang ka na niyan. Eh, kailangan ko magtrabaho na magtrabaho eh. Yung kapatid ko kasi malapit na graduate. True. Pero relax-relax si Noel. Baka magaya ka dyan kay Boji. Wala nang naipapadala sa asawa niya. Napupunta lahat sa ABC. Anong ABC? Alak, babae, casino. Hindi mangyayari sa akin yun. Nandito ako para magtrabaho. Tsaka ako nalang inaasahan ng pamilya ko eh. Kamusta trabaho nyo? Maayos naman. Palipat ba kayo sa ibang kumpanya? Ganun pa rin, naghahanap-hanap pa rin. Ang baba ng sahod kaya? Wala, ako nga nahihirapan eh. Mabuti nga mabait si Jeep eh. Pinasok ako sa kumpanya ng taxi nila. Talaga? Talaga? Oo! Sama mo naman kami dyan. Talo pala tayo, Mari. Oo nga. Nakakahanap din kayo ng isa. Taxi? Ma'am, where are you going? Jalajalawati. Mom, why are you crying? Hello, Nay. Ito po, may bagong trabaho ngayon. Pumalakit po ako sa taxi. Ayos naman po. Siyempre para makadagdag ng kita. Huwag kayong mag-alala. Ayos naman po ako dito. Ayun nga lang po eh. Kailangan kumahit ng kumahit kaysa mainip ako. O basta mag-ingat kayo ah. Babiyahin muna ako. Okay, bye-bye. Jeff, ayos pala ang kita dito sa pagka-taxi. Oo naman. Pintyaga lang, tsaka sipag. Ikaw, natutulog ka pa ba? Hindi na. Sayang yung pera eh. Kailangan ko magpadala sa bahay. Yes, sir. Yes, sir. I'll be there. Okay. Santiago! Come here. Why are you late? Sorry, sir. I get sick. Sorry?
I got sick. You got sick, okay. Go back to work and next time, I'll terminate you. Okay? Thank you, sir. Good. Ma'am, are you Espanol? Indian? Filipina. Filipina po pala kayo. Akala ko, foreigner kayo eh. Matagal po ba kayo dito? Oo, medyo. Ma'am, pasensya na po ah. Pero dati yun, nasakay ko na po kayo ah. Kaso, nung nakasakay ko kayo nun, umiiyak ko kayo. Alam niyo, ma'am, yan talaga buhay. Marami tayong pinagdadaanan. Pero huwag mo kayo susuko. Dahil kahit anumang problema dumarating sa atin eh. Lalong-lalo na tayo mga Pilipino. Ay, nako. Ingitian lang natin yan. Pasensya na ako kayo, ha. Hindi naman ako sa nangihimasok, pero sana lagi nalang kayo nakangiti. Kasi wala namang ibang magpapasaya sa atin eh. Kundi tayo rin sarili natin. Ay ma'am, siya nga po pala. Pag kailangan nyo ng taxi, tawagin nyo na lang ako. Para susunduin ko na lang kayo. Uy, huwag makakalimutan yung sinabi ko sa'yo ah. Sige, Pia. Pasensya na. Traffic ako eh. Sige ah. Sige ha, Pia. Mauna na ako. Ingat kayo. Sel, mauna na kami. Sige. Bye-bye. Hay nako. Wala naman akong kaalam-alam dito sa computer-computer na ito. Mabuti na lang inabutan kita bago ka pumasok sa trabaho. Eh ma, nasa po ba si Tana? Bakit di kami magpaturo sa kanya? Ay, naku, hindi ko alam kung saan nagsusunod yung mga yan. Si Kuya Cardo mo. Si Tana. Ayun, laging ginagap eh. Hindi ko alam, hindi nagpapaalam. Sa susunod, ikaw na lang ang kumausap sa kanila. Wala namang nakikinig sa akin dito sa bahay na ito eh. Ema, kayo po ang nandyan eh. Kayo na po sana ang bala kumausap. Pero kapag hindi ko nakinig sa inyo, ang gawin nyo, takutin nyo. Ang sabihin nyo, hindi ko na siya pag-aaralin. Ewan ko lang kung di pa huminto yan. Anak, napakahirap nang wala ka rito. Sumasabay pa ang lola mo at si Ramona. Bakit po anong problema? Ayun, nagsiselos. Wala naman daw ibang pinapadalang kundi ako. Ganito lang, ma. Yung susunod kong papadalang baksa inyo. Ikaw na po sana ang bahalang mag-ate-ate. Para wag na po magkatampuan. Eh, alam niyo naman talaga si Chiang. Kahit kailan matampuhin niya ni. Hinintay kita kagabi. Galing po ako sa bahay ng kaklase ko, ma. Gumawa po kami school project. Nako, hindi na natapos yung school project na yan. Nag-text po ako sa'yo, ma. Hindi niyo po natanggap. Sa susunod, huwag kang mag-text. Tumawag ka. Ma, nagpadala na po si Kuya. Oh, nakakita ka lang ng grocery eh. Eh, ma, kailangan ko po kasi ng pere. Wala po akong pambayad dun sa school project na ginagawa namin, kaya hindi matapos. Hintayin mo ang padala ng Kuya mo. Hindi mo ba namin isang Pinas?
Oo, no. Eh, kung mabibigyan lang ako ng pagkakataon sana, hindi naman ako pupunta na ibang bansa, eh. Pero, ako na lang inaasahan ng pamilya namin. Kaya kailangan ako magsakripisyo. Tatay ko kasi, nag-ibang bansa rin, pero biglang hindi na lang dumating. Kaya ngayon, ako na pumapalit sa posisyon niya. Yung mga kamag-anak mo, nabibisita at nakakausap mo ba lagi? Hindi masyado eh. Ikaw, nakakausap mo pa rin ba sila? Oo! Lagi ko natawagan nanay ko eh. Kasi yung kapatid ko, pinag-aaral ko, malapit nang matapos. Sana makagraduate siya eh, para magkaroon ako ng katulong. Yung kuya ko kasi hindi ko na maaasahan yun. Ang drama ng buhay ko, ano? Noel, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? May asawa at anak na ako sa Pilipinas. Pero hindi kami kasal. Napilitan lang ako sumama sa kanya kasi nabuntis niya ako eh. Sa tuwing tinatangka akong hiwalayan siya, kinukuha niya sa akin ang anak ko. Kaya nagdesisyon ako na magtrabaho dito, magsumikap para makapag-ipon. Para mabawi ko yung anak ko. Pasensya ka na. Hindi ko na to dapat sinasabi sa'yo eh. Ayos lang yun. Lahat naman tayo may kanya-kanyang drama sa buhay. Pasensya ka na. Kanina ka pa ba? Ayos lang. Mabuti pinayagan ka maaga mag-out ng boss mo. Oo nga eh, pinayagan ako mag-undertime. Teka lang. Ang porma natin ah. Pogi. Pogi talaga. Happy anniversary. Iya. Salamat. Dahil sa'yo, nagiging inspirado ako sa buhay ko ngayon. O bakit parang ikaw ang nalungkot yata? Hindi. Wala lang yun. Salamat dito ah. Ano? Tara? Ma! Ma! Tana. Tana. Bakit yan lang padala ng kuya mo? Kala ko may balikbayan box. Ma! Ay! May sulat ka po. Talo kayo. Nangyari na naman tayo.
Uy, bayad ka muna. Ma! Wala po akong pasok kayo kaya nandito ako sa park. Tignan nyo, oh. Ano, ganda, no? Balang araw, dadali ko rin po kayo lahat dito. Ma! 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 Ma, may problema po ba? Ma? Ma! Ma, kakain na po! Ma! Ma, tawag ka na ni Lola! Ma! Ma! Ano na namang problema ng nanay mo? Ma! Sige, pagagandahin kita. Akong bahala. Pasa muna! Pasa muna! Pa! Lipat mo yan. Malapit na yung pinapanood namin ni nanay. Pa naman. Na, ito na. Ayan, pa dito. Ayan na lang. Ba't nilipat niyo? Last 2 minutes na lang ah. Kesa tumatambay ka dyan, bakit hindi mo hanapin ang mama mo? Kanina pa, wala yun ah. Malay mo, iniwan ka na rin nun. Parang tatay mo. Alis nga dyan! Ayun na! Aida, ano ba nangyayari? Tama na to, masama sa'yo yan. Akin na yan. Tama na. Akin na yan. Tama na. Grabe ang taas at ganda ng building na to, no? Sana may ganito rin sa Pilipinas. Oh, bakit tahimik ka? Wala. Okay ka lang? Sigurado ka? Okay ako. Sigurado ka, ha? Ganda dito, no? Alam mo, dito pa sila. Masyal-masyal lang. Mahal mo ba ako, Tia? Di ba nga sabi mo, napapasaya kita? Tinatanggaw mo yung lungkot ko. Ganun ka din sa akin. Napapasaya mo ako sa tinatanggaw mo yung lungkot ko. Hindi yun ang tinatanong ko sa'yo. Mahal mo ba ako? Magsisinungaling ako sa sasabihin kong hindi.
malapit na matapos ang kontrata ko. Tutulungan kita ang ayusin ng mga problema mo. Natakot ako nung wili. Alam ko na maraming naninira sa akin kung tapat yung hangarin ko sa'yo. Aida, nasa harapan tayo ng Panginoong Diyos. Susumpa ako na mamahalin kita. Tanggap ko ang sitwasyon mo. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na mahalin ka. At patunayan na mali silang lahat sa iniisip nila. Maraming salamat. Kamusta? Ay, kulang pa ang pambayad eh. Alam mo, akin na ngayon listahan, ako naman iningil sa iba. Hindi, ako na lang. Kaya ko naman eh. Ay na, masyado ka kasi mabait eh. Alam mo namang obligasyon nila magbayad sa'yo eh. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Kala ko naman nakalimutan mo na kami ng lola mo eh. Pasensya na po kayo ah. Eh busy-busy po ako sa trabaho ngayon kaya hindi ako madalas makatawag eh. Siya nga po pala, may nabili akong bag sa inyo ni lola. Papadala ko po. Oo? Oh? Aba eh, baka pwedeng samahan mo na ng blouse. Eh paulit-ulit na lang itong mga sinusuot ko eh. Hindi gaya nung nanay mo. Bakit po? Anong balita kay mama? Eh hindi ko siya madalas makausap ngayon eh. Ayun nga, sasabihin ko sa'yo. Walang ginawa kundi magpaganda. Amay, sige ang pambili ng bagong damit eh. Makolorete eh. Huwag mo naman sasabihin ako nagsabi ha. Alam mo naman yung hinap mo. Kinakabahan nga ako eh. Parang doon na lang napupunta yung mga pinapadala mo. Alam ko ninanakawa niya ako pero hindi na ako kumikibo kasi nahihiya ako dahil chewing ko siya. Pero naman, pati ba naman yung pang-tuition ko na nakawin niya? Alos maganda, bali-bali na yung likod ko, kakapasa ng karne eh. Para na maipon yun eh. Pitong taon na ako sa kolehiyo. Isang sem na lang, ang sem na lang, oh, tatapos na ako. Tama na. Huwag mo nang intindihin ang pang-tuition mo. Ayan na kasi ako sa'yo eh. Oh, saan ka pupunta? Kunin ko lang yung gamit ko sa loob, alis na ako dito. Hindi ko hahayaang magpalaboy-laboy ka sa kalsada.
Kung walang magsasalita sa inyo ng nangyayari dito sa nanay nyo, susubukan kong kontakin si Noel para sabihin ko lahat ng nangyayari dito. Nakontak nyo na po ba? Hindi pa nga. Pero sa oras na makausap ko, sabihin ko sa kanya makawalan niya ang nangyayari dito. Tama na yan. Tapusin yung pagkain nyo. Nay, ano ba naman ang gaganahan kumain yan? May mga kapestihang nangyayari dito. Kuya, ikaw na lang kaya? Anak lang ako, Tana. Siya pa rin ang nanay ko. Ikaw, kung kaya mo pagsabihan yung nanay mo. Eh anong gagawin natin? Di na lang tayo kikibo. Eh di kumibuo ka. Eh bakit ako? Ako yung bata dito, di ba? Eh ikaw ang umiepal eh. Di ikaw ang magsalita. Halika na, kain na. Kain na. Sige na. Sige na. Pia! Punta tayo doon! Noel. Noel. Tapos na yung kontrata ko. Sa makalawa, uwi na ako sa Pilipinas. Di ba may usapan tayo? Natutulungan kita para mabawi mo anak mo? Noel, habang tumatagal, lalo ko nawawalan ng pag-asa eh. Nawawalan ako ng pag-asa makita ko yung anak ko. Noel, sana mo unawaan mo naman ako. Huwag kang mag-alala, babalikan naman kita eh. Araw-araw tatawagan kita. May hit may high detects. I'm sorry. Akitin ko na po ah. Oo, sige. Chan. Gwen. Si Mama. Ma? Oh, sige na to. Hey, Nen. Salamat, ha. Merry Christmas. Okay, sige talaga.
Ha? Merry Christmas. Merry Christmas. Uy! Kuya! Ano pumasok sa utak niyo? Ha? Hindi niyo wala kami iniisip na Tana? Buong buhay ko, kayo na lang ang iniisip ko. Hindi niyo kami iniisip, Nay! Dahil kung iniisip niyo, hindi niyo gagawin yun! Hindi niyo kasi ako naiintindihan eh. Hindi naiintindihan? Anong hindi ko naiintindihan? Dahil nawala si Papa, kaya nagharap kayo ng ibang lalaki? Ano nangati kayo? Eh, alas kasi kidad ko lang yun, ha? Ako ang magsasabi kung sino ang titira at hindi sa pamamahay ko. Hindi siya aalis dito. Kung ayaw niyo masira ang pamilyang to, palayasin niyo lalaki niyo. Noel, mali ang ginawa mo. Ina mo pa rin siya. Dadating sa punto ng buhay mo na magmamahal ka at hindi mo alam at kung sino ang ititibok ng puso mo. Ano bang problema, Aida? Gusto mo kausapin ko siya? Huwag na. Ako nang bahala. Eh, hindi naman niya ata naiintindihan lahat ang nangyayari dito eh. Hindi ako papayag na ginaganyan-ganyan ka lang niya. Baka nakakalimutan niya, anak mo lang siya. Ako na makikipag-usap sa kanya. Akala ko po ba umalis na? Ganyan na ba kayo kadisprado, Nay? Alam mo ba kung nasaan ang papa mo? Ang alam ko lang, nagtataksil ka. Kailan pa nangyari to? Bakit wala mo na nagsabi sa akin? Hindi ba ito yung tatawag ka sa akin na sinasabi kong pilit sa'yo? O ngayon nakita na ng dalawang mata mo? Ano? Kuya! Bakit ganun si Timo? Eh, ano nga magagawa ko? Noel! Hindi ba gusto mong malaman kung anong totoo? Hayan! Tingnan mo! Tingnan mo! Tanong dito ba itong 154 Santa Ana? Dito po, sa may kaliwa, tapos kakaanan kayo rin. May kilala ba kayong Beth Santiago? Oo, oh, doon yung banda yun, sa may kabila ng kanto. Tay, dito po ba nakatira si Beth Santiago? Oo. Oh. Nandito po ba siya?
Andiyan siya. Tuloy siya. Ang tagal na pala nandito ni Papa. Bakit di niyo po sinasabi sa amin? Kung nalaman mo, may magagawa ka ba? May karapatan kami dahil mga anak niya kami. Kung ako nga kapatid eh, hindi niya gawang sabihin eh. Paano mo nagawa yun, Aida? 2 taon. Ito kung magsalita, parang concerned. Naghanap ka ba nung mawala siya? Nahanap nga. Pero sinabi mo ba sa amin? Hindi rin naman, di ba? Kasi malalaman niya yung mga pinaggagawa mo. Noel, gusto mo bang malaman ang dahilan? Huwag ako ang tanungin mo. Ang papa mo. Nakita mo na. Nakita mo na kung gano'ng yung ina mo. Huwag na lang kaya, anak. Pa, may sariling bahay ho kayo. Hindi niyo po kailangan magtiis dito. Ayoko nang guluhin pa ang mama mo. Kung tutuusin ho si mama, may kasalanan ng lahat ng ito. Dapat dati pa kinuha niya na kayo. Wala siyang kasalanan. Ako ang may kasalanan. Hindi ho sapat na dahilan niyo para gawin niya sa inyo. Anak, huwag mong sisihin ang nanay mo. Kuya! Tana! Anak ko! Anak ko!
Kuya, doon ka na lang sa baba. Doon ka na lang siguro. Hindi, dito na lang siya. Ang kapalaman mukha mo. Anong gusto mo? Malanghap ni Kuya yung mga kating ikinalat mo doon. Eh di lalong lumala ang sakit niyan. Ramona, tama na. Ba't ako na naman, Nay? Ba't lang, hindi niyo pinagsasabihan? Noong nag-uwi siya ng lalaki dito, wala man lang nadinig sa inyo. Tumigil ka na ng kalalada. Hindi ka na, Kuya? Hindi. Ako pa rin ang asawa. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Saan ka pupunta? Dito lang. Ako na. Hindi, hindi. Ako na. Kaya ko na. Umuwi ka na. Ayos lang ako dito. Walang nag-aasikaso sa'yo rito. Kaya ko na maasikasuhin yung sarili ko eh. Pasensya ka na. Aida, wala kang kasalanan. Ang dami mo nang iniisip, ayoko na magpabigat pa sa'yo. Nay! Ako na po. O sige, anak ha. Salamat, Nay. Asawa kita. Gusto mo akong pasakitan? Gusto ko lang gawin ang tungkulin ko bilang asawa. Para ipakita sa akin ang pagkukulang ko bilang asawa. Pareho na tayo may pagkukulang. Huwag na tayo magkwentahan. Mahirap na ang sitwasyon nating lahat. Huwag mo lang gawin mas mahirap. Hello, Risa. Si Inuel to, yung dating kasama mo sa Kuala Lumpur. Siyempre naman, di kita nakakalimutan, no? Risa, may tatanong sana ako sa'yo eh. Alam mo ba yung bagong address ni Pia? Mali kasi yung binigay sa akin ni Bong eh. Bakit? Hindi pa rin ba kayo nakikita? Hindi pa rin eh. Risa, sige na, baka alam mo yung bagong address ni Pia? Oh.
May abot lang ako kay Aida. Hindi ka na nahiya? Sana pinakiabot mo na lang. Alam mo naman nandito kuya ko eh. Dito ka na kumain. Kuya naman. Dito siya kakain. Halika, Job. Kaya isa ko nakuha yung address niyo. I'm sorry. Wala lang mangyayari sa atin. Kung ano man yung sa abroad. Iba na talaga dito. Nak, tara na. Kailangan na namin umalis. Baka bumalik na si Raymond eh. Rina. Paano ako? Paano tayo? Salamat. Salamat sa kanina. Wala kang dapat ipagpasalamat. Mukha kang mabait na bata. Hindi ka dapat nila tinatrato ng masama. Alam nyo, kung may taong dapat nagagalit sa akin, ikaw yun eh. Pero bakit parang hindi ka galit? Pumatol ka sa may asawa. Ako, may asawa na pumatol sa iba. Malaki ang pagkakaiba nun sa pagitan natin dalawa. Ako ang mas masama. Pia, kailan ulit kita makikita? Pia! Saan kayo galing? Di ba sabi ko sa inyo, magsasama tayo gabing-gabi na. Hoy, teka muna! Kinakausap kita, hoy! Pili mo ako na alak doon sa kanto. Snagin ko eh. Ito. Sige na, may 50 ka ba dyan? Bigyan mo ako ng 50. Wala na akong pera. Sige na! Bebang naman.
Dalawang hulugan ng pas. Pasensya naman, Aling Aida. Wala kasing kumakain ng isda ngayon. Pasko kasi, mahina. Eh, paano naman ako? Kailangan ko rin ng pera. Sige po, sa susunod, triplehin ko po. Ah, sige, susunod, ha? Opo. Kung gusto mo, bukuhan na lang kayo. Ay, naku, hindi na, hindi na. Ah, sige. Salamat po. Wala pa akong nagbabayad, eh. Pasensya na ho. Ako naman, Aida. Puro na lang, ha, pagpapasensya ang ginagawa ko sa iyo, eh. Eh, kung tutuusin nga, oh. Kulang pa sa tubo itong bayad mo, eh. Ah, hayaan niyo, sa isang buwan, oh, dodoblehin ko na lang. Eh, sa isang buwan, kailangan ko na nga yung pera, Aida, eh. Maghahagila po ako. Asahan ko yan, ha? Pasensya na ho kayo. Eh, ngayon magpapasensya ako. Pero sa isang buwan, pasensya ka na. Pero hindi na ako makakapagpasensya talaga. Salamat. Yeah. Noel? Noel, ano ginagawa mo dito? Umuwi ka na. Bakit may pasaka? Nasaktan ka niya. Noel, umalis ka na. Yeah. Bakit ka pumabahay na saktan ka niya? Asawa ko siya. Mahal mo ba siya? May anak kami. Mahal mo ba siya, Pia? Mel, umalis ka na. Mamakaw ko, umalis ka na. Pia, sumama ka na sa akin. Itatakas kita, isama natin ang anak mo. Magkita tayo mga sa kanto. Ihintay kita. Wala po. Kita. Sino? Wala po talaga. Wala. Kita. Bukod ka! Chang, sandali. Ba't sinasaktan niyo kapatid ko? Iyaan mo disiplinahin ito, Noel, ha? Tatama na. Ba't anong nangyari ito, Tana? Sabihin mo sa kuya mo. Dali! Kuya. Ramona! Ano ba? Wala kang karapatang sakta ng anak ko. Hindi mo nga alam kung ano nangyayari sa anak mo. Ako ang magulang, hindi ikaw. Magulang? Alam mo ba ang sitwasyon ni Tana, ha? Buntes ang anak mo! Hindi pwedeng hindi ipakasal si Tana, nakakahiya. Bata pa sila. Hindi pa sila sigurado. Hindi pa sigurado, eh buntis na nga. Eh paano kung magbago ang isip ng mga batang yan? Hindi naman pwedeng punitin na lang yung papel para mawala ng visa ang kasal nila. Kapag yung na yun, hindi pumayag magpakasal kay Tana, nakakatingim siya sa akin. Puro ka ganyan. Kaya tayo kinakarma eh kung sino-sino babaeng binubuntis mo. Kung ayaw pakasalan ng lalaki si Tana, ako ang mag-aalaga kay Tana at sa anak niya. Tama na kayo. Bakit kayo ang nagdidesisyon para kay Tana? Bakit inyo hayaan yung bata ang magdesisyon para sa kanyang buhay? Inay, 17 pa lang si Tana. Wala pa siyang alam sa buhay. Hindi ko siya ipapakasal. Ipapakasal natin si Tana, ma. Pero Noel... Para maalis natin siya sa kahihiyan. Kuya... Iniisip lang namin mapabuti ang kalagayan mo. Kuya. Pasensya ka na po, ha? Nabigo po kita dun sa pangarap mo na makapagtapos po ko ng pag-aaral bago ko mag-asawa. Kuya, yung-iya na po ako sa'yo. Sorry po. Ma.
lahat kayo. Inaangad ko mapabuti ang buhay niyo. Pagod na pagod ako. Siguro sa pagkakataon ito. Sarili ko naman ang isipin ko. Kuya, sorry. Kuya. 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 Ha? Ha? Ako pa tinalo mo? Wala ka naman palang sinabi. Lalagyan ko pa ng gasa. Huwag na ho. Sabi na wala ho ito eh. Ano bang nangyari sa'yo? Wala. Wala! Nabangas ang mukha mo, wala! Paala pa kita. Wala nang pang gagawin pa eh. Alam naman, hindi mo ako sumahan eh. Hintayin ko na lang mama mo. Busy ho yun si mama. Si Cardo. Hindi niyo umaasahan si kuya. Saka baka patungan niya lang yung bayad dito sa dialysis, lalo lang tayo magpamahal. Wala ang tiwala sa kuya mo. Noel! Wala si Noel dito! Ano ba problema mo? Yang Noel na yan, siya yung nangahasa akin! Niya! Hoy! Huwag mong mumurahin ang anak ko! Ah! Kayo pala, nanay! Pagsabihan mo yung anak mo! Tsaka huwag mo siyang kampihan! Babae ko ay nahas niya! Hindi ahas ang pamangkin ko, ha? Hindi ko kayo tatantanan! Hindi mo kami matatakot! Ay, hindi! Ano? 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 Mga hayop! Salamat, ha. Ano ba nangyari? Kung gusitahin mo ako, parang ako na ang pinakamasamang babae sa buong mundo. Yun pala ang nobya mo, may asawa. Ano? Magsalita ka!
Pag niyo ako kayalin tulad sa inyo. Pareho lang tayo. Magkaiba ho tayo. Dahil may asawa kayo. Ako wala. Nung inuwi mo dito si Job, may narinig ka ba sa akin? Kahit na anak ko si Ben? Hindi ko kayo nagagalit sa akin kahit kailan. Wala akong karapatan magalit sa'yo. May kasalanan ka. Pero mas malaki ang kasalanan ng anak ko. Kahit na magalit kayo sa akin, ako hindi maaaring magalit sa inyo. Bakit ako magagalit sa'yo? Iniwan mo ang iyong pagtuturo para alagaan lamang ang asawa ko. Bilang manugang niyo po, tungkulin ko ang alagaan kayo at si tatay. At hanggang ngayon, inaalagaan mo ko at ang anak ko. Kung nakinig lamang sa akin si Ben, hindi sumama sa ibang babae, hindi magkakaganito. Sana, bago ko mawala, maayos ang pamilya ko. Pambira! Anong sumuha ko pang magtanggal ng baranon? Pwede ba? Noel! Alam mo namang gulo-gulo ng bahay na to, hindi na naman pwede dito. Noel, ano ba? Kanakausap kita! Ay, nako! Kakaloka tong bahay na to. La, sabi ko po sa inyo, huwag niyo kalimutan tong gamot ninyo eh. Ay, ngayon lang naman ako nakalimot ng gamot eh. Kasi wala si Tana at saka ang mama mo. Tila nagpapaalala sa akin. Si Pia, bakit hindi lumalabas para siyang nakakulong? Mabuti na po yun, La. Para makaiwas siya sa chismis dito. Masaya ba siya rito? Nasa ayoko po siya masaktan, La. Eh baka mamaya sa ginagawa mong yan, baka lalo mo lamang siyang nasasaktan. At ha, nasisiguro mo ba na gusto niya ang lahat ng sinasabi mo? Hindi pagmamahal yun, Ruel. Ayoko. Sige na nga. Samis? Ah! Gusto niyo pa kumain, ha? May ulap pa dun, ha? Ayos ka lang? Ayos ka na. Sige po, ang dami nga dun. Well, tawag na kuya mo. Bakit ha? Ikaw alam, dali eh. Pasensya na kayo, sir. 40 lang po ito sa amin. Pababa na po yun. Nahanap ka nila. Dito mo na ayusin. Huwag mo na paakitin sa taas para hindi makagulo. May reklamo sa amin si Raymond Bernabe. Nandito daw si Pia Bernabe. Yung common law wife niya. Pia, tama na. Sabi naman ng mga pulis, babalik niya sa iyong bata. Kailangan lang kayo makapag-usap ng kasama sa presinto. Huwag ka mag-alala. Sasamahan kita.
Magandang hapon. Si... Kamag-anak kayo nung ano, napangasawa ni Tana? Ay, hindi. Si Aida sana ang sadya ko. Kaya lang parang may okasyon. Sige, di bali, babalik na lang ay, ako. Ay, hindi. Halika. Pumasok ka na. Baka gusto mong kumain. Marami kaming handa. Ay. Si sister-in-law ko ni Aida, may paparating ka ba sa kanya? Pwede mo naman sabihin sa akin eh. Hindi. Naku, nakakaya. Wrong timing talaga ako. Maniningil ako. Mayroon pa kayong celebration dyan. Pakisabi na lang kay Aida. Ha? Eh, may utang sa'yo si Aida? Eh, hindi naman talaga ako maniningil kung hindi lang talaga kailangan-kailangan. Kaya lang nagigipit na rin. Tsaka, 5 taon na rin nakasangla itong bahay. Tagal-tagal na rin. Sige, babalik na lang ako. Salamat ha. Pakisabi na lang kay Aida. Oh? Hoy, hindi mo raw binabayaran yung pinagsanlaan ng bahay na to. Noel, hindi ba nagpapadala ka ng pera dito? Anong ginagawa mo sa pera? Inuubos mo sa lalaki mo? Tama na! Tama na! Tama na! Tama na, Ramona! Tumigil na kayo! Tama na! Tama na! Ano ba? Tama na! Bakit ka lang kapatid ko! Tama na! Maniniwala ka dahil sa kanan diyan! Tama na! Ramona! Tama na yan! Ramona! Nay! 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 Ikaw kasi! Nay! 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 Saan ka pupunta? Gusto ko makita yung anak ko. Pupuntahan ko siya. Pia, tutulungan kita. Babawin natin si Denden.
Hindi ko nga makukuha si Denden hanggat nasa iyo ko. Pero Pia, pag umalis ka, hindi ka na niya ibabalik sa akin. Paano ako? Ewan ko. Ewan mo? Binibigay ko sa iyo buong buhay at oras ko, ewan mo? Pupuntang parang dito yung lalaki mo? Kung buhay ang lola mo, hindi niya ako pagsasalita ng ganyan. Ano gusto mong palabasin? Ako ang masamang anak? Hindi! Mabuti kang anak! Buti lang mo! Dahil ako nagpakahirap para itaguhin ang pamilyang to! Anong ginagawa mo sa pera pinapadala ko? Nilustay mo sa lalaki mo! Hanggang ngayon nakasangla pa rin itong bahay na to! Ang nakita mo ay ang hirap na dinanas mo. Hindi mo nakita ang hirap na dinanas ko nung wala ka rito. Siguro nga naghirap ka! Kaya nga lumandi ka, di ba? Ma! Noel, walang kasalanan ang nanay mo. Ako may kasalanan. Sa akin napunta ang pera mo. Dalawang taon mula nang magkasakit ako. Ang mama mo ang gumagastos para sa akin at para sa isa ko pang pamilya na iniwan din ako. Sa akin na upo sa pera mo. Kung hindi dahil sa pera na binigay ng mama mo. Matagal na akong patay. Pasensya ka na. Kasalanan ko lahat to. Dapat doon ko pa sinabi. Nahiya ako. Ako ang padre ni pamilya. Ako pa ang mapigat sa iyo, sa nanay mo, sa inyo. Minsan iniisip ko na sana hindi mo nalang ako nakita. Sana namatay nalang ako lumalayo sa inyo. Natawarin mo ako, anak. Thank you.
Bakit po hindi sinabi agad sa akin? Akala mo ikaw lang ang nagsasakripisyo. Wala akong ibang hinangad kung hindi ang kabutihan ng pamilyang ito. Nang malaman ko ang tungkol sa papa mo, gustong gusto na kitang tawagan. Pero alam ko marami ka nang iniisip, kaya hindi ko nagawa. Nang dumating si Job, tinulungan niya ako makabangon. Maniwala ka, walang masamang intensyon si Job. Well, I don't know.
Noel! 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 Ma? Ay, Noel. Baka may makalimutan ka. Lahat ng mga kailangan mo. Huwag kang mag-alala. Ako na bahala dito. Ma? Maraming salamat po, ha? Anak kita, sa akin ka nang galing. Hindi ako maaari magalit sa'yo. Salamat po. Ano? Busog ka na? Noel, sigurado ka na ba sa akin? Buong buhay ko, Pia, nagpakasigurista ako. Ngayon, nahayaan ko naman ang mundo kung saan niya ako gustong dalhin. At dinala niya ako sa'yo. Eh, baka sinasabi mo lang yan dahil mahal mo ko. Diyan din ako nagkamali nun eh. Inuna ko yung puso kaysa utak. Paano kung mali yung desisyon mo? Lagi naman tayo may pagkakataon para mamili. Pero kung lagi nating iisipin yung mga pagkakamali natin, hindi tayo magiging maligaya. Siguro sa ngayon, mas isipin na lang natin kung ano yung makakabuti para sa ating lahat. Ikaw, anong desisyon mo? Gusto ko lang kalimutan ang lahat. Gusto ko magsimula kasama ka. Ha? Ha? Ito din po. Pag-alagay pa. Anak, mag-ingat ka. Ingat ka. Picture-picture nga muna tayo! Eh! Tara! Tara! Ito ka!
Bel! Lady po. Sama, sama. Yeah. 1, 2, 3, 5. Thank you, ate. Tiyak. Mabili na. Ingat ka doon. Ano mga kapatid ko, ha? Kuya. Tara! Ingat ka, kuya, ha? Ngayon, muli akong aalis para mga ibang bansa. Tutuparin ko ang pangarap ko para sa pamilya ko. Pero sa aking pagbabalik, sisiguraduhin ko na buo ang pamilya ko. Nang dumating